Madami ang nagulat nang i-trade ng Golden State ang rising star nilang si Jordan Poole papunta ng Wizards kapalit ni Chris Paul. Maaalala na isa si Jordan Poole sa nag-step up para talunin ng Warriors ang Boston at mapanalunan muli ang championship. After nga nila manalo ay pinapirma pa siya ng Warriors ng extension, kaya naman excited ang mga fans sa future ng Warriors. Pero last season nga, sa kakatapos lang na playoffs ay disappointing ang naging performance ni Poole, kaya madaming fans ang dismayado nang talunin sila ng Lakers. Ngayon nga ay official na siyang tinrade ng Warriors sa Wizard kapalit ni Chris Paul. Madaming fans ang di nagustuhan ng trade na ito, pero madami din ang na-excite dahil sa kakatapos lang na drop ay kumuha ang GSW ng isang shooter na sinasabing pamalit nila kay Jordan Poole at isang big man na rim protector. Halina't kilalanin natin ang mga bagong rookies na kinuha ng Golden State. Brandon Podziemski, 20 years old na 6'5 guard galing ng Santa Clara. Dinrap siya ng Warriors gamit ang kanilang 19th pick. Last season ay nag-average ito ng 19.9 points, 8.8 rebounds, 3.7 assists at 1.8 steals per game. At siya nga ang nag-lead sa Santa Clara last season at meron silang 23 wins at 10 losses na standing. Unahin na natin ang strength ni Brandon Podziemski. Pinakauna na dito ay ang kanyang shooting. Drop night pa lang ay madami nang nagsasabi na ito ang pamalit kay Jordan Poole. Dahil nga kilala din si Brandon dahil sa kanyang outside shooting, di rin biro ang batang ito dahil meron siyang 43% na field goal sa 3. Malayo din ang range niya at kaya din niya makashoot from the logo. Meron din siyang quick release at palobo na jump shot at mapapansing confident siya sa kanyang tira. Para sa akin ay bagay na bagay ang style of play niya sa Warriors dahil nga great shooter siya at good catch and shoot player na din. Pwede din ito ilagay sa second unit kasabay ni Chris Paul at sure ako ay marami itong makukuhang open shots dahil na din sa husay ni Chris Paul bilang playmaker. Isa pang strength niya ay ang kanyang passing ability. Kahit 3.7 assists per game lang siya ay makikitang natural passer ito at hindi buwaya. Based din sa mga highlights niya ay on point siya pumasa sa mga alley-oop plays. Marunong din siya sa mga flashy pass at mga no-look passes. Ang mga weakness naman ni Brandon ay ang kanyang ball handling skills. Well, hindi siya totally weakness pero kailangan niya ito i-improve dahil mas mabibilis na ang player sa NBA at kailangan niya ito para makapag-create ng space lalo sa mga one-on-one scenarios. Isa pa ay ang kanyang driving ability. Medyo limited ang mga moves nito kaya naman madali siya napipigilan ng kanyang defender. Hirap din siya mag-finish sa contact at mas nagsesettle sa floater kaysa i-absorb ang contact at makakuha ng foul. Ang last ay ang kanyang depensa. Obvious sa movement ni Brandon ay makikitang di ito kabilisan at mabilis na blow by ng mga mabibilis na player. Hirap din siyang manatili sa harap ng bantay niya at madalas siya ay inaatake sa depensa dahil hindi nga ito kabilisan. Pero nag-average pa din ito ng 1.8 steals per game dahil mahusay naman siya mag-intercept ng pasa. Sunod naman ay ang rookie na nagsabing pagsisisihan ng mga team na hindi siya pinili dahil nga second to the last siya sa mga na-draft. Trayce Jackson-Davis, 23 years old, isang 6'9 na big man at merong 7' na wingspan. At naglaro siya ng 4 years sa Indiana sa kanyang college career. Dinrap bilang 57 pick ng Warriors sa drop galing Wizard kapalit ni Patrick Baldwin Jr. Nag-average siya last season ng 20.9 points, 10.8 rebounds, and 2.9 blocks per game. Ang mga strength nga ni Jackson Davis ay ang kanyang depensa. Almost 3 blocks per game nga ito dahil na din sa kanyang haba at athleticism. Great energy guy din ito, kaya naman magagamit siya ng Warriors lalo't kailangan nila ng backup center para kay Looney. Meron din itong old school style na game na nakafocus sa poste at mid-range game. Pwede maging inside threat ito lalo kung nakafocus ang depensa sa shooter ng Warriors dahil kayang-kaya nito makipag one-on-one sa poste. Ang obvious weakness naman ito ay ang kanyang old school style na game. Alam naman natin na wala na masyadong team ang interesado sa mga post-up players lalo kung wala itong outside shooting. At sa tingin ko, ito ang maaaring maging problema niya. Pero dahil nga great shot blocker ito at all-around defender, ay may chance pa rin siyang gamitin ng Warriors. Sila nga ang mga rookies na kinuha ng Warriors. Ano sa tingin nyo? Magfit kaya sila sa sistema ni Coach Kerr? Bigyan kaya sila ng minuto? Or mababang kulang din sila?